Okay, dah ada po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Freddy. In YouTube channel at Pilipino sa America Vlog in YouTube channel. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below and so you be connected to my channel and also at the same time subscribe and it's all free. Okay? And then please give me a big likes and at the same time make some comment whether in English or in Filipino. And at the same time, you could share this video to others so that in your family or family circle or within your community or barangays, okay? Most especially there in California, okay? California. Okay, the topic now, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa patuloy na pagtuliksa nitong mga Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na legitimate nananalo noong 2022 by landslide over Vice President Lenny Robredo. Ayan. Hindi po mananalo ang mga Duterte o si Vice President Sara Duterte kung wala ang Solid North. At yan ay napatunayan na ngayon. Hindi ako mananalo. Hindi ako mga Duterte at nagpanalo kay Bongbong Marcos Jr. kundi ang Solid North. Yan ang katotohanan. At ang Duterte ay hindi makapag-antay sa 2028 para si Sara ay maaaring maging presidente. Malabo na malabo na. Sa ginagawa nitong si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi sila makapag-antay. Gusto nila, gumagawa sila ng butas upang makapag-take over na si Sara Duterte, which is against the Constitution. Kaya lahat ng ginagawa ng ating presidente ay sinisira nila. Ang mga sinisilip nila ay ang inflation rate na nangyayari sa ibang bansa at maging dito sa Amerika may inflation. Ang high oil prices na hindi natin pwede isisi sa gobyerno. Kasi ang oil prices affected iski na dito sa Amerika at maging sa ibang bansa apektado. Okay, paliban lang siyempre of course in Saudi Arabia mga oil producing countries yan. Okay, at ito ay ginagamit ng mga Duterte para sirain ang lahat ng nagawa ng ating Pangulo. Ang ating gross domestic product ay increased na by 5.6%. Isa ito sa pinakamataas na nagawa ng ating Pangulo sa loob lang ng magdadalawang taon. Na hindi nagawa ni Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na inaway niya ang buong mundo except for China and Russia because Duterte is a socialist president. Kaya we call it them as pro-China or China proxy there in the Philippines. Maski na yung mga bloggers ay ganyan, pro-China sila. At ang nangyayari, maaaring ang maapektuhan kasi itong ginagawa nila, maaaring maapektuhan ang tourist influx dyan sa Pilipinas at ang mga foreign investment kasi nakikita na hindi stable ang political situation dyan sa Pilipinas. Kaya it's time for the President Bongbong Marcos to implement the law. No one is above the law. Ang ginagawa ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte is a sign of treason. Bakit? Wala namang gyera. Sedition is much more applicable. Excuse me. And nakukumbisi nila ibang tao. Excuse me. Na maniwala sa kanila. Pero hindi naman lahat. Marami. So, it's time for us to think people about this one. Yung kanilang, excuse me,
51 billion pesos na inallocate sa Davao for the next 3 years walang magawa. Bakit bumaha sa Davao City? E ito ay binigay sa mga Duterte, 51 billion pesos. Bakit maraming squatter pa rin dyan sa Davao City? Mga tao dyan sa Davao, hanapin nyo kung saan naroon yung 51 billion. Yung mga infrastructures ng DPWH, nasaan na? Dyan sa Davao. Okay. At ang ginagawa nitong mga Duterte ay self-interest para sa sarili nila. Ayaw nilang, gusto nila sila parati ang nasa kapangyarihan. Umaabuso na sila. At dapat ibigay na ng Pangulo ang nararapat sa kanila. Ang pairali ng batas at sampahan sila na naukulang demanda sa kanilang ginagawang niyan. Hindi na matanggap ang defeat na hindi na sila ang nasa kapangyarihan. At gusto nilang makuha ang kapangyarihan. At sila ang traitor dyan sa Pilipinas, ang mga Duterte. At dapat nating isaisip na ang mga Duterte ay nakikipag-collaborate sa China upang masakop ang Pilipinas. Hindi nagawa ng ating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Pilipinas ay maging province of China, kaya ngayon kumitikit pa rin sila sa China. At kung sakali siya ay mahuli o may one to pares na magtatangkas at tumakas papuntang China o sa Russia. Yan o. Okay? So, in God with us, never hold your peace.